Ito, i-welcome natin ang isang napakasikat. Ngayon, mainit na mainit sa pangalan nito sa ano, sa streaming community, Miss Een Mercado. Welcome! Hello! Hello! Hello, kamusta? Hello. Welcome to G-Streamer Challenge. Welcome and I welcome ako pamilya ko sa rin. Hello sa lahat na nanonood and so, super honored ako to be here and I was part of the Game Round streamers way back before and na-testing ko din yung games nila. It's an opportunity for game developers plus yung streamers ngayon, opportunity to review and to try a new game. Diba? Questions from our viewers, babasahin ko na lang din talaga. Kasi syempre, marami talagang gusto magtanong sa'yo. Ngayon, ano yung mga unang games na nilaro mo ever since? Galing kasi ako sa sobrang strict na family. So yung daddy ko, gamer talaga siya. So dahil hindi kami mahalabas, binila niya kami ng Game Boy. Yes, kami dalawa ever since lumaki kami na PS gamer kami, console gamer kami. So yung pinakauna ko nilaro, naaalala ko, is yung Bugs Bunny Time Crisis. Mahilig kami gano'n. Alam mo yan, yung nagkumukuha ka ng mga carrots sa iba-ibang ano. Yun yung pinakauna kong game na nalaro. Throughout the years, na talagang pinaka naging favorite ko, Sims. Simulation games. Siguro dahil babae ako, pero yun yung pinaka naging ano, kinalakihan ko talaga. Lahat nilaro ko. Sims yung expansion packs. Kompleto ako noon. Pirated man. Wala. Kasi hindi ba sa Pilipinas? Hindi. So, pupunta ka dun sa mga store. Tapos ako yung gusto ng daddy ko bilhin encyclopedia na. Pero ako sabi ko, daddy, gusto ko yung Sims. Ayun. Grabe yung cheats ko na nasa ano, on paper. Oo, papalamihin mo yung money mo. Tapos ano, yun. And syempre, we have questions for our fellow streamers today. Unahin natin yung question from ano, Roger. Hello, ayun, Roger. Hi, Roger. Hello. Ayun. Since bago ako streamer din, gusto ko lang malaman kung ano ba yung mga naging struggles mo bago nag-boom as a stream? Actually, sunerte ako na isa ako sa pinakauna talagang streamer sa Pilipinas. Like, sobrang swerte ko kasi nirisk ko lahat. Like, ay accounting graduate ako. Nagka-opportunity ako to stream. Kinalimutan ko yung buhay ko sa Pampanga, taga-Pampanga ako. Tapos lumipat ako na Manila, bed space lang ako. Wala talaga ako. Like, nakikitira lang ako sa lola ko para lang mag-stream. Ganun ka-intense yung ginawa ko. At para sa esports. So, yun yung struggle. Isang taon, syempre, walang nanonood, walang naniniwala. Babae ka pa, lahat minamaliit ka pa. Pero hindi ako tumigil. Basta ginagawa ko yung gusto ko kasi yun yung ikakasayo. Kahit walang pera, yun yung mentality. Kasi ngayon, iba na yung mentality ng mga tao na pag nag-stream ka, yayaman ka, maraming pera makukuha. Yung mentality talaga, kung gusto mo yung ginagawa mo, datating yung pera. Pero kailangan maging masaya sa ginagawa mo. So yun yung kalaban mo, sarili mo. Thank you. Ayun. Eh, na, Kimi, makita ka. Ayun na. Hi, babe. So, ayan. Hi, babe. Hello. Congrats na sa tapos. Thank you. And yan, syempre, ano, friends na tayo since 2019 RR days. So, anong maipapayo mo sa kanila bilang almost 11 years ka na? Ano yung pinaka-hardest challenge na naharap mo in the midst ng iyong career? Pinapalaro ko ng isang game na ayoko laruin. Dahil yun ng hype. Dahil maraming viewers. Sa puso ko, hindi ko talaga siya gusto daruin. Ginagawa ko yung para sa pera, ginagawa ko yung para sumikat ako. Pero na-realize ko na di ko kailangan gawin yun. Kailangan ko lang magpakatotoo sa gusto kong gawin. Which is yung gusto kong laruin. Which is yung ngayon masaya ako kasi yung Valorant kayo nilalaro ko. Unlike, pag ginagawa mo ngayon isang bagay na hindi mo talaga gusto. Ano yun? Isang taon ko halos tinis yun. Pero nagka-depression ako. Tumigil ako mag-stream kasi nawala ako eh. Parang hindi ko na nakilala sarili ko. Parang ginagawa ko lahat para lang sa sinasabi ng mga tao. Yun, hanggang sa ngayon, binild up ko kung ano ako, ginagawa ko yung gusto ko. Na-recognize ako, masaya ako sa lugar ko kasi na-build up ako, binild up ko sarili ko na nakilala ko ng mga tao, gusto yung ginagawa. Cosplay, NFT, yung mga lahat, lahat yung ginagawa, pati Valorant. Ganun yun. Gusto ko ganun din maging yung outcome yun. Huwag yung i-fake. Yun yung mapapayo ko. Be true. Tama. Anyway, ito, siguro icebreaker question tayo. Ilan dito na, this is the new gen that we have. Ano tingin mo ang magiging future ng gaming dito sa Philippines? Maraming opportunity, lalo na may, and I don't know, sooner or later, pay to earn. Mas lalong marami na yung nagiging gamers. Kumikita na sila, naglalaro pa sila. Kaya kung ako sa inyo, sipagan nyo, hanapin nyo yung niche nyo, huwag kayong sumuko. Yun. Hanapin nyo yun.